Labis po ang pag-aalala ng mga magulang ng dalawang batang nawawala sa Taguig mula pa noong Miyerkules Santo. Ang dalawang bata pinangangambahang dinukot. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Para sa dalawang ina na naghihintay sa pag-uwi ng kanilang mga anak, napakatagal ng 6 na araw. Kaya naman na makausap ko sila, ibinuhos nila ang labis na pag-aalala para kina Dane Buenaflor at James Naraga, kapwa 3 taong gulang. Nawawala ang dalawang bata mula pa noong Miyerkules Santo. Huli silang nakitang naglalaro sa Barangay Wawa, Taguig City. Pumunta kami doon, nagtanong kami kung may napapadpad na bata doon. May nagsabi daw, may nakakita daw bata dyan na umiiyak. May sabi, may nakadampot doon na ano, hindi naman kami naniniwala. Higit pang nagpapabigat sa damdamin ng dalawang ina, ang mga sabi-sabing may kumuha umano sa dalawang musmos. Nagtitext sa amin na ano daw, yung sindikato daw, nakakuha sa bata, pinanilimus daw, tapos may nagsasabi, baka daw yung nangunguha ng organ. Hindi ko na po masyadong iniisip kasi pag inisip ko, baka maloka ako eh. Sa tulong ng mga lider ng barangay, nalibot na raw nila ang iba't ibang lugar sa Taguig at nakipag-ugnayan na rin sa mga karatig syudad gaya ng Pasig at Makati. Tumutulong din ang pulisya. Si PO1 Richard Adriano, madalas daw kabiruan si Dane, kaya nag-aalala rin sa bata. Tawag pa nga ho sa amin, pare, tapos babaril pa, gaganyan, tapos kunyari gaganyan pa. Bali, lahat po ng magagawa ng kapulisan po natin na gagawin po. Sa pagdaan ng mga araw, lalong tumitindi ang pagkabahala ng mga ina. Pero hindi raw sila mapapagod sa paghahanap at hindi susuko sa paghihintay. Kung sino man po yung nakakuha sa anak ko, ibalik nyo na po kasi may bukol sa tiyan yan. Ngayon sana naka-schedule, ipa-ultrasound sa taas ng ano, pusod. May bukol kasi yan sa tiyan. At saka malambing po yung anak ko. Namimiss na sigurado ako nung na-daddy pa yun eh. James, umuwi ka na, James. Namimiss ka na namin. Makatulong. Sa mga nakakita sa dalawang bata, tumawag lang sa 0926-3868241, 0908-9764090 at 838-5383. Sandra Aguinaldo, GMA News.